What's up? This is Scottman. Back again for another video. Ang pag-usapan natin today is kung paano magpalit ng screen resolution sa Android smartphone. Okay? So, madali lang to pero may konting risk ka. So, pag-usapan natin lahat yon para magkaintindihan muna tayo at bago natin gawin ito. Okay? So, sa mga nag-i-skip dyan, good luck sa inyo. Pag nagkamali kayo, boot loop. Okay? Walang biro. Kung interesado ka, let's start. So yun, start na tayo. Unang-una is kailangan mo na ang reminders at mga risk, mga delikadong pwedeng mangyari sa smartphone nyo kapag ginawa nyo itong screen resolution, okay? Unang-unang reminder is disable nyo muna lahat ng lock screen nyo, ng yung mga security features ng smartphone nyo like pin or yung pattern, pati yung fingerprint, i-disable nyo muna lahat, pati lock screen, i-disable nyo, actually hindi mo na kailangan. Pero, para sure lang, i-disable nyo muna lahat sa settings, ang lock screen nyo, ang pin, lahat, tanggalin nyo muna, okay? Off nyo muna. Kasi, ang reason is, kapag nagpalit kayo ng screen resolution, posible na hindi na tama yung touch, okay? Posible. Although, bira naman itong mangyari sa smartphone na tumatabing yung touch kapag pinapalitan yung screen resolution, okay? Pero, mabuti na yung sure. At least kapag yung konti na yun is kasama pala yung smartphone mo sa ganun na problema na kapag pinalitan yung screen resolution, hindi na tama yung touch, andito yung button, dito ka tumatouch, tapos doon sa taas or sa gilid siya tumatama yung touch. So, pagka ganun kasi at nag-lock screen ka, ayun, malalock out ka, hindi mo na ma-open ang smartphone mo. Problemang malaki yun. Okay? So, mas maganda, disable mo muna lahat ng security settings ng smartphone mo. PIN, fingerprint, pattern, face unlock. Tanggalin mo muna. Pansamantala lang naman. Pwede mo ibalik mamaya pagkatapos. Okay? Pangalawa, possible din na sa mga smartphone na may mga camera notch sa taas, di sa noo, sa taas ng smartphone nyo, yung sa noo. Possible na pagkapalit nyo ng screen resolution, tumabingi na yung notch. Andito yung camera sa gitna, pero yung notch baka nasa baba na, sa gilid. Lumipat na, baka isipin nyo, uy, may dead pixel. Notch lang pala na smartphone yun. Pangatlo, okay? Pangatlo, ito importante to sobra. Kasi ito yung pinakadelikado na part. Huwag na huwag nyo itataas ang screen resolution ng smartphone nyo. Okay? May option na pwedeng itaas ang screen resolution. Like, kunwari, 1080p ang screen resolution ng smartphone mo. Itataas mo sa 2K or 4K na resolution. Possible, mas mataas ang possibility na mabootloop ang smartphone mo. Mabootloop, stuck sa logo ang smartphone mo. Kapag gano'n, wala kang choice kundi i-factory reset. I-hard reset mo, i-hard reset mo gamit ang button na power button o volume button habang naka-off ang smartphone mo. Which is sobrang hassle, burado lahat ng account mo, burado lahat ng games mo, download mo ulit lahat. Okay, so wag na wag mong gagawin yon. Same with 720p. Kunwari, 720p lang ang screen resolution ng smartphone mo. Wag mo itataas sa 1080p. Okay? Hindi natin itataas ang screen resolution. Yun ang pinaka medyo delikado talaga. Tsaka, counterproductive yun. Kapag tinaas mo kasi ang screen resolution ng smartphone mo, pwedeng magdoble yung trabaho ng chipset at ng graphics card, which is magkukos ng overheating and then lobat agad ang smartphone mo. Yun yung problema. Ang kailangan natin gawin is yung kabaliktaran. Ang screen resolution na gagawin natin is pababa. Kung 1080p, gagawin natin 720p. Kung 720p, ibababa natin sa 520p or 480p. Okay? Ibababa lang natin. Ibababa natin. Bakit ibababa ka mo? Ibababa natin kasi para gumaan ang trabaho ni chipset, gumaan ang trabaho ng graphics card, yung graphics, yung nagre-render ng 3D sa mga games nyo, Mobile Legends, Call of Duty, gagaan ang trabaho niya. At kapag gumaan ang trabaho niya, pwedeng dumoble or triple pa yung performance ng smartphone mo kasi mababa na yung resolution ng smartphone. Also, kapag konti na lang ang trabaho kasi ni GPU, ni graphics card, ni chipset, posible na hindi na siya malakas sa battery. Good benefits. Another benefit is hindi na ganun ka prone sa overheating ang smartphone. Hindi na kasi pagod si graphics card at si chipset, so hindi na siya nag-overheat. Okay? And final na reminder, do this at your own risk. Nilatag ko tong tutorial na to kasi ang dami sa inyo nagre-request. Sobrang dami na from what? Since last year pa. Ang kulit-kulit na. So, this time I think gagawin ko na. Walang route na gagawin as is. Gagamitin lang natin yung mga existing na mga tutorial na pinublish ko na before, yung uninstall bloatware. Gagamitin natin yung mga technique na yon. May iba lang yung mga command. Sa command natin, babaguhin. Okay? Sa mga nanood nung part 1, part 2, part 3 na uninstall bloatware,
yun ang gagamitin nating basis. Yun ang base, doon tayo mag-i-start. Okay, kung alin doon ang compatible sa smartphone mo, kung compatible ka sa part 1, good, kasi yun yung gagawin natin. Kung compatible yung smartphone mo sa part 2, yun ang gagawin mo. Kung compatible ang smartphone mo doon sa part 3, yun din ang gagawin mo. Okay, kung saan compatible ang smartphone mo, yun ang gawin mo. Magkakaiba tayo ng pag-uumpisahan, pero isang command lang or dalawang command lang ang gagawin lang natin. Okay, so yun, do this at your own risk. Kapag nasira ang smartphone mo, labas po ako doon, kasi decision mo po kung gusto nyo talagang gawin ito o hindi. Gusto mong sumugal, decision nyo po. Pero I would highly recommend na siguraduhin nyo muna na gusto nyo gawin to. Okay? Mahirap na eh. Baka masira smartphone nyo, ako sisihin nyo. Again, ni-remind ko kayo, do this at your own risk. Labas po ako kapag nagka-problema ang smartphone nyo dito sa technique na to or sa method na to. Okay? Totoo kasing ibababa natin ang resolution ng smartphone mo. Legit, okay? Hindi to yung DPI, hindi to yung DPI sa developer's option. Hindi yon, magkaiba yon. Density kasi yon, poor density ng screen yon. Ito ay totoong screen resolution. Babaguhin talaga natin ang screen resolution ng smartphone mo. Pababa. Mas mababa. Okay? So yun. Umpisa na natin. Dito sa technique na to, sa method na to, ang ipapakita ko sa inyo is yung part 1, which is uninstall bloatware na gamit ang wireless debugging. Okay? Kung hindi compatible sa'yo ang wireless debugging, dahil walang wireless debugging ang smartphone mo, gamitin mo yung part 2 na video. Iiwan ko yung link sa video description. Or gamitin mo yung part 3, iiwan ko rin yung link sa video description. Okay? So dito sa technique na to, gagamitin natin yung wireless debugging na technique. Ngayon, sa mga smartphone na compatible ang wireless debugging at yung LADB na to, kung compatible sa yan, good. Masusundan mo na ako ngayon agad. Okay? So, ang gagawin natin unang-una is open natin si LADB. Kung wala kang LADB, uninstall mo, na-uninstall mo, yung link sa video description iwan ko, download mo yon. Download mo muna at i-install yung LADB na yon. So, kapag ka-open mo, unang-una ito ang lalabas. Okay? So, ngayon, iwan na natin yan pansamantala sa background. Ngayon, punta naman tayo sa developer's option ng settings. Settings, tapos system developer's option. Okay? Kung hindi ka pa marunong mag-open ng developer's option, madali lang po. Punta ka ng settings na smartphone mo, punta ka sa about, tapos hanapin mo yung build number or software number, software version. Tap mo yun ng 7 times. Makikita mo, you are already a developer. Ibig sabihin nun, activated na yung developer's option. Once na activated na yung developer's option, punta ka na sa developer's option. Hanapin mo ngayon yung USB debugging. Yun ang USB debugging. Make sure na naka-on siya. Yan, naka-on. Tapos, wireless debugging, i-on mo rin. Yan, naka-on. Okay? Pag pareho na naka-on, pindutin mo yung recent. Okay? Sa recent, kasi bubuksan mo muna sa LADB. Yan, si LADB, ilalagay mo siya sa split screen. Yun, nasa taas ngayon si LADB. Sa baba, ilalagay natin si developer's option with USB debugging. Yung hindi USB debugging, wireless debugging. So yon. So nanghihingi si LADB sa taas ng port at saka pairing code. So open na natin si wireless debugging. Pagka-open, click natin tong pair device with pairing code. Plop. Okay. So yon. Dito sa taas kay LADB, hinahanap niya yung port. Ang port niya is itong huling 5 digits sa baba. Ayun. Nakikita niya yung inagalaw ko. Ayun. So, 41367. Ta-type natin. Buray natin to. 41367. Okay? Dito naman sa pairing code, itong malalaking digit. 328129. Okay? Type natin. 328129. Ngayon, i-okay na natin. Pindutin natin itong okay. Enter pairing. Hello. Ayun. Lumabas na yung hello world. Kapag lumabas na yung hello world, pwede mo nang i-stretch ng full screen ang LADB. Good ka na yan. Pwede na natin gawin yung pagpapalit ng screen resolution. Okay? Pero bago ang lahat, test muna natin kung totoong gumagana na siya. Ang una natin itatype, test lang muna to for test kung gumagana na ang LADB. Test is PM, type nyo PM, space, list, L-I-S-T, space ulit, packages. Okay? And click enter. Ayun. Lumabas na yung mga naka-install na app sa smartphone ko. Okay, ibig sabihin gumagana na sa LADB. Ngayon, ito na yung command na hinihintay nyo. Ang command na hinihintay nyo is, type nyo WM size. Okay, ano ang purpose ng WM size na command? Ang purpose nito is para malaman mo
kung ano ang screen resolution ng smartphone mo, yung exact screen resolution ng smartphone mo. Kailangan mo kasing malaman muna to kung ano yung exact screen resolution ng smartphone mo. Hindi porque 1080p, 1080p talaga yan. May ano yun eh. Dalawang number yun na pinagsama, minultiply, para maging 1080p. Okay? Kapag na-type mo na yung WM space size, click enter. Ayun, ang totoong physical size o screen resolution ng smartphone ko is 1080p by 2460. Yan ang totoong screen resolution ng smartphone ko. Yan ang exact resolution ng smartphone ko. Okay? So ngayon, ang gagawin natin, labas muna tayo dyan. I-open nyo ngayon ang inyong web browser. Sa akin, Google Chrome ang web browser ko. So, yun malalaman natin. Okay? Dito sa web browser na to, i-enter nyo yung screen resolution calculator na website. Okay? Yung link to nasa video description. Okay? Akin, i-copy-paste ko na yung link na yon. Paste. And enter. Yan. Hintay lang natin ang loading. Yun. So, kanina, ang sabi sa LADB, balik tayo kay LADB. LADB is 1080 by 2460. So, tatype natin sa taas. 1080. Sa baba is 2460. Okay? Ika-calculate ng website nito kung ano yung tama. Yung tamang screen resolution pababa. Okay? So, ngayong natype na natin, click enter lang. Ayun. So, makikita natin ang 1080p 2460 ay nandito. Ang nakikita nyo sa taas ay yan yung matataas na resolution, which is yan yung pinagbabawal ko na wag nyong gagawin. Wag na wag nyong i-enter yung mas mataas na screen resolution sa 1080p na resolution ng smartphone nyo. Ang kailangan nyo is yung pababa. Itong 864, 720p, 576, so on and so forth. Okay? Itong pababa ha, itong kasunod ng 1080p pababa. Okay? Yan pababa lahat ng yan. Wag na wag nyong i-enter itong mga nasa taas. Okay? Pwede nyong gawin yan, pero again, yung risk na possible na mabootloop ang smartphone nyo. Kung meron kayong smartphone na pasira na at willing kayo masira, edi try nyo. Pero sa main smartphone nyo, huwag nyong gagawin yung matataas na resolution na yan. Okay? So, 1080p, ang pinakamababa niya is 864 at 720p. Gusto ko ibabase sa 720p. So, 720 by 1640, ito ang napili ko. 720, so magiging 720p siya, kagaya ng aking Infinix Note 8. Okay? Pero this time, parang ang mangyayari, magiging Infinix Note 8 siya, pero yung chipset niya is mas malakas, di hamak, times 2. Okay? So, yun mangyayari, 720p by 1640. Balik tayo kay LADB. Ngayon, itatype naman natin WM ulit, space size. Tapos, tatype natin yung 720p by, ang ulit yun? Limutan ko. 1640 ito. By 1640. Make sure na tama yung numero ha. Hindi pwede kayo magkamali. Make sure na tama yung numerong ilalagay nyo. So once na sure na kayo, i-enter nyo na. Click enter. Boom. Nakita nyo, biglang lumaki yung resolution, yung font. Lumaki yung font kasi bumaba na yung screen resolution ng smartphone ko. Ngayon, alamin natin kung tama ba na 720p na siya. So, check natin WM space size and click enter. Ngayon, ang resolution niya na is 720p by 1640. Yan na yung override size niya. Okay? So, yun. Ngayon, itetest muna natin kung tama yung kanyang touchscreen. Baka mamaya mali-mali na. So, tulad yan, no, nakita nyo yung clock ko is nagbago size. Baguhin na natin yan. Ganito na yan. So, napansin nyo, ang lalaki na ngayon ng logo, yung ito sa baba, nakikita nyo, magkakadikit na yung icon. Mababa na siya ngayon. Okay? And, yun. Ganun lang kasimple. Ngayon, kung gusto nyo ibalik, madali lang. Ayaw nyo na ng mas mababang resolution, balik lang kayo kay LADB, type nyo lang ulit WM space size at yung totoong size nya. Saan yan? 1080p by 2460. Yan. So, 1080 by 2460. And enter. Boom. Balik sa normal. Maliliit na ulit ang font.
astig. Dali lang, di ba? So, yon. Again, sobrang dali lang niya, pero possible na hindi lahat ng smartphone, like siguro mga 5 to 10% ng mga smartphone is hindi compatible ang ganitong method. Baka masira nga yung touch. Tumabingi, yung mga hindi na-align yung touch. Okay? Possible na mangyari yun. So, that is why na kailangan naka-off lahat ng security features ng smartphone mo. From pattern, pin, fingerprint, lahat, i-off mo na lang lahat para walang issue. Okay? So, yon. Kapag nagawa nyo na to, test nyo muna kung tama yung mga touch. Okay? Importante yun. Kailangan tama yung touch. And kapag okay naman, tama yung touch lahat, walang problema sa touch, okay lahat, hindi nagkaka-issue, restart nyo yung phone nyo, baka naman magka-problema pag restart nyo pala yung phone nyo, is hindi pala siya compatible, i-test nyo rin yun para sigurado, okay? Kapag lahat okay na, tingin nyo wala ng problema, saka nyo na ibalik yung mga security features ng smartphone nyo, i-activate nyo na ulit. Then, enjoy nyo na ang mas smooth na performance ng smartphone nyo at hindi na ganun kalakas sa battery na gaming. Okay. Kung malakas ang chipset ng smartphone mo, dodoble or titriple pa ang performance. Asahan nyo yan. Okay? Pero sa mga lumang smartphone, hindi na ako masyadong umaasa. Huwag kayong masyadong umasa. Pag luma na masyado ang smartphone nyo, huwag na kayong masyadong umasa na magkakaroon ng malaki improvement. Baka improvement konti lang. Pero sa mga siguro 2018, 2019, 2020 na mga smartphone at 2021 na smartphone, malaki ang improvement na mararamdaman nyo kapag binaba nyo yung screen resolution ng smartphone nyo. Okay? Again, kung hindi compatible sa inyo yung wireless debugging, try nyo yung part 2 at ang part 3 na video about ADB command. ADB commands kasi yung ginagamit natin. Okay? I hope makatulong ito sa inyo, sa mga may problema dyan, sa inyong battery, sa performance smartphone nyo na parang pagong na sa bagal. Well, I really hope na magamit nyo to. Okay? Kung gusto nyo yung mga ganitong content, please do consider na mag-subscribe. Libre lang po ang subscribe. Hindi ko po kayo sisingin yung promise. Pwede nyo rin i-like. Lalo-lalo na like. Talagang matutuwa ako pagka nila-like nyo ang aking video. At higit sa lahat, yung share. Ibig sabihin, pag share nyo ang video na to, mas marami pa makakapanood at mas makakatulong sa support dito sa channel. Okay? Hanggang doon lang. This is Cotman. I'll talk to you again soon.